dun tayo sa mga taong hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang dinidipinsa ang Pangulo. Issue idolo nila. Sige. Hindi ba kayo nag-isip? Halos wala nang supply na pagkain ng bansa, ang Pangulo pa rin ang dinipinsa ninyo. Ang Pangulo pa rin dahil kamo. Idolo nyo, dahil kamo, Kisyo, kung hindi dahil kay Pangulo, ano na lang ang nangyari ng bansa. Sige, nandun na tayo. Sasabihin nyo pa, stand with President. Ay, aba! Nasaan na ba ang puso nyo? Okay, sabihin natin na sa ibang bansa kayo. Sabihin natin abroad kayo. Nasaan ba ang puso nyo para sa kamag-anak nyo? Nasaan ba ang puso nyo para sa inay-itay nyo? Ha? Nasaan ba ang puso nyo para sa mga kababayan nyo? Halos wala nang makain ang taong bayan. Tapos, stand with President pa rin? Ganun na ba talaga kayo kabubo? Hanggang ngayon, nasa crisis na nga tayo lahat-lahat. Ngayon, health crisis. One month before, okay pa. Ha? Pag sa susunod na buwan, sunod na dalawang buwan, wala na tayong makain. Bakit? Ngayon, oo, mayroon pa. Ngayon, oo, sasabihin yung mayroon pang makain ang taong bayan. Mayroon pang nabibigay, mayroon pang maibibigay. Sunod na dalawang buwan. Tingnan natin. Dahil, ngayon may operasyon pa ang mga factories natin. Ang mga food industry natin. Dahil mayroon pa silang mga materyales. Mayroon pa silang magagamit para sa kanilang production. Sunod na linggo, sunod na dalawang linggo, sunod na buwan, sabihin ko sa'yo, itatak niyan niyo sa mga utak niyo, mga mangmang. Wala nang mabibili na pagkain. Wala na. Dahil ngayon, mayroon pa silang nagawa, mayroon pa silang produkto, mayroon pa silang market. So mayroon pa tayong mabibili, mayroon pang matatanggap kahit papaano ang taong bayan kung mayroon mang pinagbigay. Ngayon, sabihin nyo, sa sunod na dalawang buwan, sunod buwan o sa sunod na dalawang buwan, itatak nyo yan sa bato, mga mangmang. Stand with President pa rin kayo, mga inutil. Kahit sabihin nyo na sa ibang bansa kayo, dapat isipin nyo yung taong bayan, yung mga taong mahal nyo na iniwan nyo sa bansa kung saan kayo nanggaling. Hindi yung, porkit sumasahod kayo dito sa ibang bansa, porkit sumasahod kayo at makakapadala kayo sa kamag-anak nyo, aanhin nyo ba naman yung pera nyo kung wala na kayong mabibili? Ha? Tapos kayo sabihin nyo, stand with President, mga inutil. Naka-inutil. Presidente pa rin ang dinipinsan nyo. Wala namang makain yung mga kamag-anak nyo. Diyos ko naman. Tapos sabihin nyo, tumahimik ka. Ay, aba. O hindi mo kayang sumabay sa aking ipinaglaban, ikaw ang tumahimik. Kayo ang mananahimik. Dahil ang laban na to, hindi lang para sa akin, kundi laban mo. Laban to ng bawat Pilipino. Nagsasalita kami, hindi dahil walang-wala kami. Nagsasalita kami dahil yun lang ang tanging naming paraan para isigaw ang hinanain ng taong bayan. Tapos sabihin nyo, manahimik kayo, stand with President. Ay aba, kahit ano bang gawin yung patong-patong niyan sa pangulo nyo, kung inutil talaga kayo, wala talaga kayong mapapala. Wala kayong mapapala. Sabihin ko sa inyo, may nagmi-message. Sabi niya, paano ko daw nasasabi na walang mabibili sa sunod na buwan? Panghinoon ba daw ako? Ay aba, hindi ako panghinoon dong. Hindi ako panghinoon. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko in the future. Dahil ngayon, sasabihin nyo, may mabibili pa tayo dahil may produkto pag inilabas ang mga industrial natin. Ang food industry natin, may nagagawa pa sila dahil mayroon pa silang mga materyales. Mayroon pa silang pundo. Mayroon pa silang na-produce ngayon. Mayroon pa silang na-market ngayon. Pag wala na sila, pag mauubusan yan sila ng stock nila, for example, sa mga sardinas, factory ng mga sardinas. Kung maubusan yan sila, for example, lata. Sa tingin mo ba saan nila ilalagay yung lata? Ha? Ay saan nila ilalagay yung saan nila ipapasok yung isda? Ha? O kaya maubusan sila ng papel? Ha? Yung pangbalot ng lata. O kaya maubusan sila ng isda? Ha? Sa tingin niyo ba may mai-release pa silang produkto? Sa tingin niyo ba may mai-market pa sila? At sa tingin niyo ba kung wala na 'yon, may mabibili pa kayo? Kaya huwag kayong mangmang, huwag niyo sasabihin na stand with President. Bakit? Makakain niyo ba yung pangulo diyan? Napaka-inutil nyo sasabihin, kasi wala kayong magagawa, mga baliw kayo, mga dilawan kayo, ay aba, wala sa kulay to. Ang gigigil ako sa inyo, pamisins-misins pa kayo, pa-inbox-inbox pa kayo, sabihin nyo pa, saan ka ba ate, tangina mo, ganyan-ganyan, ganyan-ganito. Ha? Kaya mong pumatay ng tao? Para lang sa ipagtanggol ang Pangulo? Diyos ko naman, kung hindi nyo kayang makipag-debate, huwag naman kayo sanang maging kriminal. Ha? Kung hindi nyo kayang makipag-debate,
Tumahimik kayo, meaning wala nang laman ang isip nyo, wala na kayong kakayahan para ipanalo yung debate nyo. Kung makipag-debate kayo doon sa kapwa nyong BDS, doon sa kapwa nyong mangmang, huwag sa amin. Tapos sabihin nyo, ipapatay nyo kami. Natalo nga lang kayo sa debate, pumapatay na kayo ng tao. Diyos ko, nakalukuloko na. Papatayin nyo ako dahil tinalo ko kayo sa debate. Papatayin nyo yung kapwa kong warrior dahil natalo kayo sa debate. Mumurahin nyo ng mumurahin dahil natalo kayo sa debate. Ano yun? Papatay lang kayo ng tao dahil hindi nyo kayang ipagtanggol sa matinong debate yung Pangulo. Puro mura na lang ang kaya nyong ibubuga. Diyos ko naman. Pati pamilya namin, hinadamay nyo pa. Kisyo, hahanapin nyo yung pamilya namin. Aba, Diyos ko! Diyos ko, Santissima! Ganun na ba talaga kayo ka-inutil? Wala na nga kayong malalamon? Utak kriminal pa rin kayo? Wala na nga makakain ng pamilya nyo sa Pinas? Utak kriminal pa rin kayo? Anong klase to? Anong kalukuhan to? Diyos ko naman, puro digong na lang ang laman ng utak. Totoo po yan. Puro digong na lang ang laman ng utak. Sasabihin pa, kung wala daw si Tatay Digong, ano na lang daw nangyari ng bansa? Ay aba! Magpasalamat ako. Dahil unang-una, kung hindi yan si Digong ang nakaupo dyan, nakasigurado ako, anti-China tayo. Hindi tayo pro-China. Hindi pro-China ang bansang Pinas. Kung hindi si Digong ang nakakaupo dyan. Tingnan na lang natin dito sa bansang kinakatayuan ko. Ha? Lahat, yumuyo ko sa Pangulo. Dito, sa Pangulo nila dito. Bakit? Dahil anti-China ang Pangulong nanalo. Yung unang Pangulo nanalo pa rin ngayon. Hindi nila binigyan ng pagkakataon na makaupo ang isa sa dalawang kinakalaban na Pangulo. Tatlo ang tumatakbo ng presidente. Ang dating presidente ang nanalo. So nagbaw ang mga tao dito dahil sa panahon ngayon, thankful sila sa presidente dahil anti-China. Kung nagkataon na anti-China ang presidente ng Pinas, hindi mangyayari ito sa bansang Pinas. Tatak nyo yan sa batong mga mangmang. Stand with president pa kayo, mga inutil kayo. Totoo po yan. Wala ho kasi silang analyze. Hindi ho nila kayang i-analyze kung ano man yung nangyayari in the past at in present at in the future. Wala po sila noon. Ang iniisip ho nila ang ngayon. Biruin mo naman, mapapasalamat pa sila sa Pangulo dahil 300 lang daw ang namamatay. Mahigit 300 lang daw katao ang namatay sa COVID. Dapat ba nating pasalamatan yan? Ay, Diyos ko naman, Santissima. Ha? Ang taong bayan nga dito sa bansa kung nasaan ako, dalawa lang ang namatay. Ha? Sa bansa na kung nasaan ako, dalawa lang ang namatay. Pero, nagbubunye sila. Lungkot na lungkot sila kahit papaano. Alam niyo ba kung saan ang galing yung COVID? Ha? Na siyang naglaga sa buhay ng dalawang tao dito sa Taiwan. Pinas galing. Kaya nung time na confirm na ang taong first victim ng COVID is galing sa Pinas, ang Pinas automatic giban ng bansa na to. Dahil hindi nila gusto nga mapapasukan pa at dumadami. Kaya ang nangyayari, ito, kahit papaano, ang mga taong bayan, masakit man para sa kanila nga nawalan sila ng dalawang kababayan sa sakit ng COVID-19. Pero nagpapasalamat pa rin sila sa Pangulo dahil anti-China. Hindi tulad sa atin dyan, hindi tulad sa mga Pinoy dyan nga mangmang, porkit nasa ibang bansa, sasabihin pa, ate manahimik ka, tutal nasa ibang bansa ka naman. Ay aba, hindi ako mananahimik. Bakit? Puso ko nasa Pinas pa rin. Kahit mamatay ako sa bansa kung saan ako, puso ko nasa Pinas pa rin. Puso ko nasa kababayan ko pa rin. Kaya huwag mo akong itutulad sa'yo. Alam mo yan kung sino ka. Alam mo yan. Alam kong mamapanood mo to. Rerespeto lang kita. Hindi ko sasabihin, hindi ko babanggitin ang pangalan mo dito. Kaya kung mangmang ka, huwag mo kaming idadamay. Kung hindi mo makikisabay sa aming ipinaglaban, manahimik ka. Hayaan mong kami ang magsalita. Hayaan mong kami ang magtaas sa karapatan o isusulong ang karapatan ng bawat mamamayan. Dahil ito lang ang kaya namin gawin. Ang isigaw ang karapatan ng bawat mamamayan. Sa totoo lang, hindi ko ito ginagawa. Dahil kisyo, anti-Duterte ako ever since. Pero sa panahon na to, sobra na eh. Kung kinakailangan banggitin ko ang pangalan mo, gagawin ko. Pero nagre-respeto pa rin ako sa iyo. Nire-respeto kita. Hindi dahil Pilipino ka, kung hindi dahil tao ka. Taong mangmang. Tapos sabihin nyo, stand with president, maloko na. Kahit tayuan nyo pa ng tayuan yan. Pangulo, talon ng talunan yan. Hindi nyo makakain yan. Darating ang panahon na wala nang makakain ang taong bayan. Tatak nyo yan sa bato. Itatak nyo yan sa bato. Lahat na food industry ngayon, continuous operator pa siya sila. Nag-ooperate pa sila as normal. Dahil mayroon pa silang mga stock. Tatak nyo sa bato. 1 month and 2 months after. Sabihin ko sa inyo, mamumulubik kayo. Tatak nyo yan sa bato.
Maubusan pag once ngayong mga industriya, mga food industry natin, maubusan yan ng stock, maubusan ng mga materials sa kanilang mga produkto. For example, Nestle, na for example, Nestle, karaniwang diyan mga produkto nila is karaniwang kartas. So pag maubusan sila ng papel dahil walang biyahe, dahil walang ano, ha? Walang pagawaan ng papel. Ha? Ano? Saan nila ilalagay ang gatas? Ilagay sa bulsa nyo? Bawas pupunta kayo ng palengke, ilagay sa bulsa nyo? Napakamangmang yung mag-isip. Tapos sabihin nyo, ay ate, nasa ano kami, nasa bukid kami, nasa bukid ang mga pamilya namin. Kaya hindi namin problema yan. Aba, napakasarili mo naman kung gano'n ang isipin. Isipin mo dalawa, tatlo, apat, lima lang ka mag-anak mo, ikukumpara mo sa mga kakabayan mo ng ilang milyon? Diyos ko naman! Huwag ganun. Mag-isip kayo ng mabuti. Isipin nyo muna. Huwag huling-huli na yung sarili nyo. Hindi porkita sa ibang bansa kayo, safe kayo. Hindi porkita sa bansa, ibang bansa kayo, makakapadala kayo ng pera, makapambili kayo, maibibigay kayo sa mga kamag-anak nyo. Isipin nyo. Yung mga taong walang ibibili, yung mga taong walang natatanggap, yun na lang isipin nyo. Para sa akin, sa sarili ko, swerte pa rin ako kahit papaano. Makapagbigay pa rin ako sa kamag-anak ko kahit papaano. Kung kinakailangan, humihingi sila sa akin. Kahit papaano, makapagbigay ako. Swerte ako. Paano yung mga taong walang wala? Paano yung mga taong walang nagbibigay? Paano yung mga taong hindi naabot sa donasyon na mula sa gobyerno? Kaya huwag naman tayong makasarili. Hahayaan nyo kaming magsasalita. Hahayaan nyo kaming ito na, hahayaan nyo kami kasi ito lang yung tanging paraan namin na para isigaw. Para ipaparating sa pamahalaan. Pero alam ko hindi kayo tumatanggap ng opinion ng suggestion. Dahil kung tumatanggap lang talaga kayo, tumatanggap lang talaga kahit hindi na ang pamahalaan, hindi sa pamahalaan namin na idirekta ang aming hinanaing ng bawat Pilipino. Sana naman, kayo sana, ang way na para maipaparating namin sa kanila. Pero anong ginagawa nyo? Pinapistahan nyo yung account namin. Ay, mga ano, ka-groups, ito, i-block natin to kasi ganito, anti to kasi ganito. Hindi ganun. Kasi kami nagsasalita, kami hindi lang para sa sarili namin, kundi para sa inyo, para sa magiging anak nyo, para sa magiging apo nyo. In short, para sa taong bayan. Kaya, kung hindi nyo kaya, hayaan nyo kami. Dahil kahit ano pang gawin nyo, matatalo na lang kayo sa debate. Wala naman kayo ibang sasabihin, kundi ipapatay ko kayo, hahanapin ko kayo sa bansa kung saan. Okay! Huwag niyo na akong hanapin sa bansa. Huwag niyo na akong hahanapin kung saan bansa ako. Sasabihin ko na sa iyo kung saan bansa ako. Andito ako sa Taiwan. Yunlin, Taiwan. Okay? Gusto niyo pang malalaman kung anong city? Hue. Oh, yan. Huwag na kayo mag-aasayangan ng panahon na hahanapin niyo pa ako kung saan bansa ako. Sabihin ko na, andito ako. Huwag na kayong magpakahirap. Ipapatayin niyo ako? Sige! Wala, ayos lang yun sa akin. Mamamatay man ako, at least ipinaglaban ko ang karapatan niyo. Hindi ako namamatay na tanga. Hindi ako namamatay na stand with president pa rin. Ito lang sasabihin ko sa iyo. Kung kinakailangan, ikukulong niyo ako. Ikukulong niyo. Pero bigyan niyo ako ng pagkakataong masampal ko yung idolo niyo. Bigyan niyo ako ng pagkakataon na masampal ko yung idolo niyo. Ayos lang, kahit ikukulong niyo ako habang buhay. Huwag niyo lang ipamukha sa akin. Huwag niyo lang paulit-ulit nasabihin sa akin, stand with president. Ay aba, mga mangmang, wala na nga kayong malamon. Stand with President pa rin kayo. Kahit ano pang gawin yung stand with President dyan, yan hindi yan nagugutom. Ha? Kung magkasakit man yan, mayroong mag-aalagan yan. Kung magkasakit man yan, mayroong tumitingin yan, mayroong pangbili ng gamot niyan. Eh kayo, sasabihin nyo stand with President, kinabukasan nagkasakit kayo, may pangbili ba kayo ng gamot? Wala! Tapos sabihin nyo stand with President, napakamangmang nyo, naman kayong makasarili. Stand with President kayo mga, ay Diyos ko, ewan. Kaloka. Tumawa yung alaga ko. Nakakaloka. Fight. Ikaw talaga yung bro. Wala ka talagang ibang ano. Kundi puro kadyang. Ano, mag-stand with president pa rin kayo. Bukas pangalawa, magkasakit isa sa kamag-anak nyo. Wala kayong pangbili ng gamot. Tapos ano? Ha? Sabihin mo manahimik ka, te. Ay, aba! Parapatan namin to. Ikaw ang manahimik kung hindi mo kaya makikisabay sa ipinaglaban namin. Yun lang. Naglabas lang sama ng loob. At least ma-expose ko naman yung bungal ko. Charge kita, bye-bye. Thank you for the watching. Saraga pa utak nitong salot na pangulo ko sa gabang ng pagdiyan sa pangit natin. Oo. Alam mo ba, bro, Lacson? Kung talagang may kakayahan lang ako,
at makalapit, at bigyan ng pagkakataon, bigyan ng isang pagkakataon lang na makalapit sa Pangulo at nang ma-frontal kick ko lang naman siya. Honestly, totoo yan. Kahit sabihin na ikulong ako habang buhay, gawin ko yan para sa bayan. Thank you.